Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. Isang kagalakan ang tayo'y makaabot sa ika-apat na linggo ng Adbiyento. At bukas, ika-25 ng Disyembre, ito ang hinihintay nating lahat. Isang pagbabantay na puno ng pag-aasam at pag-asa. Yumuko tayo sa araw na ito, ika-24 ng Disyembre, at ating pasalamatan ng Diyos sa kanyang pagbibigay ng kanyang bugtong na anak upang maging kabahagi natin. Binusog mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon, maawa ka. Pinundo mo kami ng pag-asa, Kristo, maawa ka. Pinatatatag kami ng pananampalataya, Panginoon, maawa ka. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Tumahimik tayo at mula sa ating puso, tayo'y humarap sa Diyos na nagsisisi. Bahagi ng tamang pagsalubong sa Pasko. Anong kasalanan ng ating inihingi ng kapatawaran sa Diyos? Yumuko tayo at ating hingan, hingi ang kanyang habag. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakababatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag nang nakatira sa kaniyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kaniyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang Sedro, ngunit ang kaban ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isigawa mo ang iyong iniisip sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit nang gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saanmang dako at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kaniyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una. Buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, ang Panginoon, akong Panginoon, ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo, poon, na di nagmamaliw,
ang sa tuwina'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sabi mo, Poon, ikaw ay may tipan, na iyong ginawa kay David mong hirang. At ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ako'y tatawaging Amaniak Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Ang aking pangako sa kanya'y iiral at mananatili sa kanya ang tipan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, purihin ng Diyos na makapagbibigay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Hesukristo na ipinangangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang iyan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon at sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga hintil upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta. Sa iisang Diyos ang marunong sa lahat, sa Kanya iukol ang papuri magpakailanman sa pamamagitan ni Hesukristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Aleluya, aleluya. Narito ang lingkod ng Diyos, maganap nawa ng lubos ang salita mong kaloob. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalan ay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng Anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Suma sa iyo ang Panginoon. Naglumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niya ang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng Anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angka ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paano mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga. Tanong ni Maria, sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at liliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipapanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihis siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-anim na buwan na ng kanyang pananampalatayang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Welcome po dito sa Mission Mass. Tayo'y nasa ika-apat na linggo ng Adbiyento
December 24, mamayang gabi, ay pagsalubong na natin sa diwa ng Kapaskuhan. At iisa ang kwento ng Pasko, ang kapanganakan ni Jesus, ang anak ng Diyos, at siya ang pinakaregalo at diwa ng Kapaskuhan. Siya ang ating tagapagligtas, at ito'y katotohanan ng Diyos na nakipamuhay at nakisalamuha sa atin sa pamamagitan ni Jesus. May napakagandang balita sa Ebanghelyo, Luke chapter 1 verse 26 to 38. Ang pagsusugo ng Anghel Gabriel at ibinalita kay Maria na siya'y pinagpala. At pinili si Maria ng Diyos para maging ina ng anak ng kataas-taasan. Hindi natin alam kung ano ang criteria ng Diyos, pero ang Ama mismo ang pumili kay Maria. Kaya napaka-special din ni Maria sa puso natin, sapagkat sa pamamagitan niya ay naging kasangkapan siya sa katuparan ng plano ng Diyos. Mahalaga pala na makiisa sa plano ng Diyos. At ano ang pwede nating gampanan pakikiisa sa plano ng Diyos ngayong Kapaskuhan? Una, buksan natin ang ating puso at papasukin si Jesus. May kani-kanya tayong mga pinanggagalingang karanasan. Kung minsan dahil sa sakit at pait ng buhay, nagsasarito. Kung minsan dahil sa tampo natin sa Diyos, lumalayo tayo. Kung minsan dahil sa iba't ibang sitwasyon, naglulumihanan tayo. Pero napakagandang pagkakataon sa Pasko na ang pagkatok sa atin ay hindi lamang pagkatok ng anghel sa puso ni Maria, kundi tayo rin. Hindi lang sa Bethlehem isinilang si Jesus, kundi sa puso natin ngayon ay isinisilang si Jesus. Ang yakapin siya, ang manalig sa kanya, ang magsuko ng buhay kay Kristo. Yung mga, sabi ni Bishop Sock Villegas, hindi daw mahalaga kung anong oras ka sumimba. Sa akin, hindi rin mahalaga siguro kung saan ka sumimba. Pero ang mahalaga, ikaw ay sumimba. Sapagkat sa pamamagitan ng pagsimba, binubuksan mo ang isip mo para marinig ang salita ng Diyos. Tanggapin ang katawan ni Kristo, maging bahagi ng isang sambayanan. At dito, pinapakita natin ang ating pagbubukas na pagtanggap kay Kristo. Siya ang regalo ng Kapaskuhan. Matanggap mo na ang lahat. Lahat ng kung ano-ano mang mga paraffol, pa-exchange gift. May kaibigan ako, yung kumpanya nila, ang first prize ng raffle, isang kotse. Si Manny Pacquiao, nag-birthday, ang first prize, 1,000,000. Manalo ka man ng first prize, pero hindi mo tinanggap sa puso si Kristo, talo. Hindi natin naintindihan ang pinagmumulan ng Tagalog. Pero pangalawa, ipinakita rin ang kwento ng Pasko ang pagpapahalaga ng Diyos sa tao. Diyos na nagkatawang tao at nakipamuhay sa atin at dumaan sa sistema at struktura ng pamilya, Jose at Maria, mga tao at batang Jesus. Batang tulad natin na may damdamin, kumakalamang sikmura, may physical na kaanyuan. Hindi inilayo ng Diyos ang anyo ng kanyang katauhan bagkos lalong ipinakita ang pagpapahalaga sa katauhan ng ating pagkatao. There is value in human person. Kaya magandang maintindihan din na ang Kapaskuhan ay pagpapahalaga sa ating pagkatao. At ipinakita rin ng simbahan yan. Recently, yung dokumento ng Santo Papa, Fiducia Supplicans, kung saan ipinakita ang puso ng simbahan, ang puso ng Diyos na handang magbasbas, hindi sa kasalanan, hindi sinasang-ayunan ang irregular marital relation,
hindi yan ang turo ng simbahan. Tinuturo niya pa rin na ang kasal ay sa pagitan ng lalaki at babae at ang hamon sa katapatan. Fidelity. At ito'y hindi sa parehong kasarian. Hindi nagbabago ang turo na ang tunay na pagsasama para sa pagkakaroon ng anak ay lalaki at babae. Pero sa kalakaran ng buhay, nakita ng puso ng simbahan ang sitwasyon ng mga humihingi ng pagpapala sa Diyos. Hindi pagsang-ayon sa kanilang sitwasyon, kundi tao na humihingi ng habag, pagpapala o blessing sa Diyos. Kaya ang sabi ng simbahan na may pusong pastor, may pusong nangangalaga, hindi ko sinasang-ayunan ang iyong sitwasyon, pero kikilalanin kong samahan ka ng Diyos sa iyong paglalakbay patungo sa pagbabago, patungo sa hinahangad mong ugnayan sa Diyos. Ito yung pagbubukas natin ng puso, hindi lang siguro sa mga matuwid, kundi simbahang bukas din ng puso sa mga tao naglalakbay sa kabila ng kasalanan. Dalawang bagay na diwa ng Pasko. Buksan natin ang puso kay Kristo. Buksan natin ang puso sa ating kapwa. Naitanong ko rin sa Kapaskuhan ito kung ano nga ba ang diwa. At na pili ko isang awit. At nais kong ibahagi sa inyo sa Mission Mass ang awit na ito. Bakit para sa akin, napakahalaga ng diwa ng Pasko ay yung makasama. Makasama ang Diyos. Makasama mga taong mahal sa buhay natin, pamilya, kaibigan, mga pinaglilingkuran, o makasama ang sino man kung saan naroon ang ating habag at pagmamahal. Sabi nung awit, Pasko na naman, ngunit wala ka pa, hanggang kailan kaya ako maghihintay sa'yo? Bakit ba naman kailangang lumisan pa? Ang tanging hangad ko lang ay makapiling ka. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap-hanap pag-ibig mo. At kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako. Muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Sama-sama po tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Dumalangin tayo sa Ama na nagkaloob sa atin ng kanyang bugtong na anak. At sa bawat kahilingan ng ating tugon, Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang ating simbahan ay maging kanlungan ng mga taong naghahanap sa kalinga at pag-ibig ng Diyos sa kabila ng anumang pagkakasala, manalangin tayo sa Panginoon. Upang ang mga ahensya ng pamahalaan, sampun ng direksyon ng gobyerno ng ating pamahalaan ay patungo sa pagpapatibay ng dangal ng tao at sa kaayusang ikabubuti ng lahat, manalangin tayo sa Panginoon. Sa bawat pamilya na magkakalayo, magkakahiwalay, dulot ng iba't ibang mga hamon ng buhay, upang sa spirito ng Pasko ay lalong magkaroon ng pagkakaisa, ng pagtutulungan at pagpapatawaran, manalangin tayo sa Panginoon.
para sa mga intensyon na inilapit dito sa atin sa Mission Mass, para sa mga may karamdaman sa kanilang paghilom, para sa pasasalamat ng mga pamilya sa anumang mga tinanggap na pagpapala, para sa mga pumanaw na namimiss natin ngayon sa Pasko na nais nating ipagdasal. Sampu na iba pang mga kahilingan na inyong itinataas, tahimik nating ibulong sa Diyos sa oras na ito. Diyos aming Ama, napakadakila ng araw ng Kapaskuhan sapagkat pinakita mo sa amin ang pagbubukas ng iyong puso upang kami makatuloy sa iyo. Nawa magbukas din kami ng aming puso upang tanggapin kang kumakatok dito ngayon at pagpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo ang ating hain na ikalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng paglukod ng banal na Espiritu na pumupuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos puso't diwa. Pasalamatan natin Panginoong ating Diyos. Amang makapangyarihan, marapat ni kay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong sinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga'y iyong ipinakikita sa lahat ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan. Sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya hindi naiba sa amin, minarapat mong sa pagkatao namin magningning ang kariktan ng kadakilaan na di nagmamaliw. Kaysa ng anghel ng sisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos Ama makapangyarihan, patutulo ang langit at lupa ng Panginoon. O sana sa kahit taas, pinagpala na paririto sa alam ng Panginoon, o sana sa kahit taas. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Noong gabi bago siya ipagkanulo, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo, matagpuri, pinaghati-hati iyon. Iniabot sa kanyang mga lagad at winika. Tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawang ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muli nagpasalamat sa iyo, Ama, at nagpuri. Binigay ang kalis sa kanyang mga alagad at winika. Tanggapin niyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugong ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapupapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kahit inialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat, ginawa mo kaming marapat tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. At ang samo namin, kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, mabuklod sa pagkakaisa kaysa ng banal na Espiritu. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ng aming Santo Papa, si Francis ang aming obispo at ang Tanang Kaparian. Lingapin mo ang sambayan ng tinipon mo rito sa Mission Mass. Alalahan mo rin mga kapatid naming namatay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay at lahat ng mga pumanaw, kasama si Teodoro at Ninita. Kaawaan mo pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kasama ni Maria, Birheng Ina ng Diyos, ng mga apostol, ng mga banal, si St. Arnold Johnson, na tumupad sa iyong kalooban upang magpuri sa iyo alang-alang kay Kristo, ang anak mo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sabay-sabay nating tawagin ang Ama sa diwa ng Kapaskuhan. Awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa anumang kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Pakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Panginoon, tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa iyong kapanahunan, nabubuhay kang nagahari, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon, sumayin yung lahat. Magbatian tayo, peace be with you. Kordero ng Diyos. Narito ang sanggol na isinilang ni Maria. Siya ang anak ng kataas-taasan. Siya ang dahilan ng Kapaskuhan. Mapapalang din ang tawag sa piging ni Hesukristo. Oh.
dalaga'y maglilihi. Batang lalaki ang sanggol. Tatawagin siyang Emmanuel, Emmanuel. Ang sanggol, tatawagin siya Emmanuel, Emmanuel. Magalaki sinilang ang puot, sasapsaban. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan, ang piging na nagbibigay buhay. Habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko, lalo nawa kaming makinabang nang may pananabik sa pagiging marapat, sa pagdiriwang, sa pagsila ng anak mo, magpasawalang hanggan. At buhat po rito sa production staff ng Conversations with Father Jerome na naghahatid sa atin ng Mission Mass at Sunday Gospel Reflection. Ang aming bati sa inyo ay maligayang Pasko. Yan. Ako, kasarap. Sumayin niyo ang Panginoon. Pagpalain kayong lahat, sampu ng mga pinagdasal niyo sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Na ipagdiwang natin ang pasasalamat sa Diyos, humayo, tanggapin si Jesus.